Kanya, no, lumabas, no? Trabaho po natin ngayon ay ang pagpalit ng timing belt at saka water pump. Ipuuna po natin yung kalasin na yung ang puling yan. Pagkakalas po ng puli, ang mga cover, timing cover, and tsaka po yung engine valve cover niya. Para pag naalis na po natin yung mga timing cover, sunod po natin yung sa timing belt na nun. Yan po ang trabaho ng ating topic ngayon, yung Toyota Corolla Altis 2000 model. Palitan po natin ng timing belt at saka water pump. Kaya po pinapalitan po natin ng timing belt na yan. Medyo malutong na po at saka marami na po nga crack. Baka marami na po kasing natak. Ayan po yung timing mark ng crankshaft. Diyan po yung timing na po nito ay malaki na tinakbo. Ayan po, bubunutin na natin yung timing belt para pagbunot niyan mapalitan na natin yung timing belt. At pagkabunot po niyan, aalisin po natin. Sunod ay ang water pump. At saka po alisin natin yung support para lumabas yung timing belt. Kasi po pag hindi mo inalis yung support ng engine, hindi mapalabas yung timing belt. Tsaka po yung mga drive belt, papalitan din po natin minsan na ng trabaho. Pati valve cover, gasket, palitan din po natin para iwas tagas lahat po ng na-disconnect natin na pwedeng palitan, papalitan na natin. And po yung support, engine support, front upper. Ayan po, kailangan po tanggalin yan. Nalisin yung mga tornilyo, tatlong tornilyo yan. Ito na po yung mga piyesang, dumating na po yung mga piyesa na ating ikakabit. Ang lumang water pump pa yun po. May tagas na po yan, kaya palitan natin. Tapos, hindi po natin naiwalay yung puli niya kasi impact po natin na yun po yung bago. Pinaparehas ko kung parehas sila. Ayan po yung valve cover gasket na bago. Pati timing belt na bago, nandyan na po lahat. Ayan po yung pinagpalitan mga luma at saka tensioner bearing para sa timing belt. Ayan po yung lumang tensioner at saka yung bagong tensioner bearing. Hindi ko po pwede mabuksan, baka hindi kamuka. Pwede natin isoli kahit na hindi kamuka. Pag hindi natin inano, pwede isoli. Yun po yung mga drive belt at saka yung valve cover gasket at saka yung pong timing belt. Ayan po, mga luma at bago, nandyan na po, kompleto na. Pwede nang isalpak niyan pagkatapos. Chineka muna po natin para sigurado yung mga pyesa at hindi na tayo pabalik-balik. Ayan po sila. Ayan po yung mga luma. Ayan po mga luma. Ayan. Pinapakita ko po yung luma at bago. Para ayan po, kahabit na po natin yung water pump. Kinalas po natin yung puli niya at ilalagay natin sa bago. Ayan, ayan po. Ayan bago at saka luma. Ayan po. Ilalagay natin yung puli nung puli sa bagong water pump. Apat na tornilyo po yan. Ang size niya 10mm. Ayan po. Pagka lagay po ng puling yan, pwede na natin isalpak yung water pump. Impact po natin para sigurado siya na maigpit.
at hindi ikot at hindi maluluwag yung mga tornilyo, kasi pag po lumuwag yan, baka masira yung ano natin, yung pulley natin. Ayan po, pinupiston na natin yung water pump para mailagay na natin. Habang sinusot po natin at sinesentro natin yung mga pinagtutornilyoan niya para dire-diretso yung paglagay ng mga tornilyo at maikabit nating maayos na walang aberya. Ayan po. Yan po, linalagay na natin yung mga tornilyo, nakasentro na. At iigpitan po natin mabuti para iwas tagas. Yan po. Yung tornilyo niyan, anim na ang size ay gis ay dosi. Dosi ang ulo. Yan po. Kailangan po maigpit na maigpit po yan para at maiwasan yung tagas niya. Dati pong tumatagas ang water pump na yan, kaya pinalitan natin. Pag mainit siya, lumalakas yung tagas. Kaya sinabay na natin po sa pagpalit ng timing belt. Kasi pagkapalit mo ng timing belt, hindi mo pwedeng hindi alisin yan. Hindi mo mailabas yung ano ng timing belt. Ayan po yung mga OJT natin. Lima po yan. Mga masisigasig na OJT yan po. Masisipag. Ayan po sila. Nag-aaral po sila sa DABSU. Ayan po. At future mekaniko po yung mga yan. Para makatulong naman po tayo kahit papaano na turuan natin ng maayos para pagdating ng panahon, pakikinabangan nila yung tinuro natin at kahit papaano may natulungan tayo. Yan po, kinukompleto na natin at inigpitan na natin para matapos na ang pagkakabit natin ng water pump. Inigpitan lang po natin maayos at check up natin mabuti para wala tayong makaligta ang tornilyo. At pag binigay natin sa may-ari, aalis yan na may ngiti sa mukha. Kaya lahat po ng ginagawa natin, kailangan pagbutihan natin at para makaano tayo ng customer at makuha natin yung loob ng customer. Pag-ugaliin po natin maayos ang ating ginagawa. Yan po. Kinabit na po natin yung dipstick housing niya. At ito po, tinuturo ko po rito yung timing dito sa camshaft. Ayan po, nakikita niyo po yung tinuturo kong yan. Yan po ang timing at yan ang butas na yan. Magkatapat po sila para hindi kayo maligaw pagka inano nyo ng timing. Ito po yung timing ng pulley, crankshaft timing. Ito po yan yun nakaumbok na maliit na yun para na tsaka po yung kanal ng sprocket. May katla yung sprocket at tsaka po yung nakaumbok na maliit na yan. Yan po ang timing niya. At ilalagay po natin ngayon yung ano, yung tensioner bearing. May adjustment po yan at may spring. Linuwagan mo yan, pag nandyan na yung timing belt, pusa siya mag-a-adjust. Ihilayin ng spring end po yung timing belt, ilalagay na natin. Susot muna po natin dito sa engine support, kasi po ibuka natin konti yung engine support at para maipasok natin yung timing belt. Kaya po binubunot ng engine support na yan para nga dito sa timing belt, pag alis ng timing belt at pagkabit. Ayan po, naka-timing na po yan at ilalagay natin maayos yung timing belt para masakto natin yung kanyang timing. At under po siya na mabuti at ang clearance ng timing belt, kailangan po hindi masikip masyado yung belt or hindi naman gaanong maluwag. Ayan po, tapos si pag ikpitan na natin yung tensioner para hilahin na yung belt. Ayan po, inaano na natin yung belt, inaayos natin mabuti para pumasok siya. Yan, inigpitan po natin yung tensioner at subukan po natin paandarin ngayon
kung talagang naka-timing siya at nakakuha natin yung timing. Ayun po, minaumandar naman po. Salamat po at napaandar natin na walang na anumang nangyari sa makina. Alam natin na timing natin maayos. Gayain lang po ninyo yung timing na yun at sigurado po aandar po yung makina. Ayan po, linalagay na natin yung timing cover, lahat ng timing cover. At bago ilagay yung timing ko, yung valve cover, pati po yung mga drive belt, at ilalagay na natin lahat, pipirmi na natin mga tornilyo ng timing cover, ilagay po natin lahat na maayos. At ikpitan natin lahat para magandang tignan at wala tayong masosobrang tornilyo. Yun po yung valve cover. Lalagay na rin po natin yung valve cover para matapos na. Napinandar lang po natin kanina, sinubok natin bago natin kumpletuin. At alam natin umaandar para hindi sayang pagod. At sugrado tayo na bago natin ipix lahat, umandar na yung makina at nasa timing siya. Ayan po, linagay na natin lahat. Pinirmi na natin pati mga spark plug wire. Lahat, naka-timing na yan. In-adjust po natin yung timing. Yan, ilalagay na po natin yung mga drive belt para ready to release na. At okay na po siya. Nakita na natin, umandar na siya. Kaya lahat ng dapat ikabit at lahat ng dapat ikonekta, kukonekta na po natin at kumpletuhin na para matapos na. At i-release na natin sa kailangan ng may-ari daw kaya kailangan ilagay na natin lahat. Yan po yung belt sa aircon na connect rin po dito sa pulley niya, sa water pump, sa pulley. Yan po at ang adjustment niya po, yan po pinapasok natin, iniikot natin para pumasok sa yung belt. Tinitingnan-tingnan po para kung pwede nang i-adjust. Yan po, na-adjust na natin lahat. Nakakabit na lahat. Ayan po yung mga position ng belt. Lahat po yan na nasa ayos, ayos na position na po. At ilinagay na natin yung sa washer tank niya. Kasi inalis po natin yan para sa engine support at lumitaw yung engine support. Kasi po, kakalasin natin yung engine support na yun. Yung po, maandar na, patapos na po, at isa lang po, sana, wala, huwag po kayo magsawa sa kakapanood sa mga video ko, at pindutin na rin po yung bell button, at pasubscribe na rin po. Salamat po, at mabuhay po tayong lahat. God bless po sa inyong lahat. Thank you po.